magandang hapon sa ating lahat. Siguro ho, kilala naman niyo po ako, no? Hindi po hindi nakakasal sa akin. Marami po. Ako po ay taga din ang Diamante. Ano po? Anak po ako ni Marilyn Lagto, ang nanay. Dito po ako lumaki. Dito rin po ako nag-aral. Dito rin po ako pinanganak. Pinarehistro lang po ako sa Mandela. Pero dito po ako na ipanganak. So, good afternoon. Habang inaantay natin yung iba, mamaya pa naman yung talagang pinakano. Pero, nagpatawag po, isa po kasi sa agenda natin ay yung i-organize yung grupo po nyo dito sa Dinadyawan. Ano po? Sa katunayan, ang na-organize ko na pong OFW Family Circle dito sa Bayan Pakulaw, inuna ko po ang Bayabas. 2017, organized ko na po sila as OFW Family Circle. So, ang kasalo ko yung presidente po doon ay si Blando. Ano po? Tapos, sinunod po ang Itali, Dinutunan, Derabasi, Borlongan. Ayan. At, ano pa ba yung ngayon ako? Ngayon, yung umalis po ako, nagpunta po ako ng Dilasan, doon pa po ngayon nagtatrabaho. Kinausap ko po yung mga MDO, yung Migrant Risk Officer ng Mohawk Municipio, na ituloy nila yung pag-organize po ng grupo natin. So, napakahalaga po kasi ito, mamaya tatakil ko po sa inyo bakit. Pero bibigyan ko muna kayo ng background kung bakit tayo andito ngayon. So, ang Kalaupan, organize na po nila Mukbul, Wangi, Gupa. Yung Gupa, paunahan po yung na-organize namin before. Tapos 2017-18. Ano po. So, pagdating naman po sa bayan ng San Luis, ako din po nag-organize doon. In-organize po sa bayan ng San Luis ay Bakong, Rial, Nono. Ano po, sila pa lang po naman yung nandoon. At pagdating po ng bayan ng Dingalan, kompleto na po sila. At sa lahat po ng barangay, meron pong OFC. At pinuntaan ko po yan during po na nandun po ako sa Best Highway. At sa bayan po ng Kasiguran, ang na-organize ko po is Gen 1. Ano po? Pero dahil po nagtutok po ako sa bayan ng Dinasal, ako po ay na-organize ko na po lahat ng barangay sa bayan ng Dinasal as OFC. Tinatawag namin na OFC ang bawat grupo, OFW Family Representative. Ito yung nasang batas na sa programa ng OWA. Pinagturo nila. Kailangan namang watak-watak ay bibigyan kayo ng isang ano, isang
ng programa na hindi naman alam kung ano. So, dito organize. Ganyan. So, pagdating sa pagiging OFC, maraming programa na para sa inyo. Kaya mamay, tatake natin isang programa o yung lahat ng mga programa mamaya na para sa inyo. Another one, bakit in-organize ang OFC? Madaming OFW active. Pag nagkakaroon ng problema sa ibang bansa, hindi alam kung saan pupunta. Tama? Tama. Tama. Pupunta kay, o pupunta doon sa Manila, pupunta kay Tulco, di ba? Pamasahe, gastos, nakagilan ng van, magbebenta na kung ano para na matulungan yung OFW na nasa ibang bansa. Correct? O. Hindi natin alam, dito lang para sa din ng jawan, pwede na pala natin solusyon kayo ng problema. True OFC. Kung mayroon kayong presidente, siya na yung kukontak sa OWA. Sir, kailangan namin ang tulong nyo. Yung isang pagtatuloy namin, natin na sa OWA ng bansa. So agad-agad, matutulungan siya. Hindi tulad nun na parang saan ang nangyari, si example ko na nga si Ganda. Yung kapatid yata niya sa Taiwan. Na namatay. Diba? Tapos sa San Paolo pa sila nagpunta na kanina. At hindi na alam, kung tinalam niya ako, natulog ako. Kaya tinulungan natin, tinulungan natin, ano na sabi sa iyo? Ang ginawa namin, tinulungan na ito, kami na, muna-muna kasi gap niyo dito, kapag may problema, kaluwa ko kayo sa lifetime. Kung pwede niyo doon sa dula, ano yung nangyari sa OFW? Nung namatay siya, o ano siya? And then, prepare mo ka doon as parent or dependent. Pagkatapos nun, saka mo isi-send kasama yung ID mo at ID niya sa OWA. Then bahala na si OWA. Tapos, wala nang problema, wala ka na kung hindi ka nagpupunta kay Tulco, hindi ka nagpupunta sa Manila. Kasi kapag nagpunta ka ng Manila, ituturo ka pa sa Pampanga. Punta kayo ng Pampanga, kasi sakot ng Pampanga yan. O, diba? So, hindi natin alam kung saan tayo. Ngayon, ayusin natin. Dito pa lang sa barangay, para hindi magkasasayo sa OFW, alam na natin ang gagawin natin. Dito pa lang, kung ito na natin papel as organized group, and then saka natin itadaan sa mga pinauukulan. Tapos ang problema natin. Kung sakali yung inyong OFW ay pinapahirapan, pinapalo, hindi pinapakain, hindi pinapasyerto, at gusto na umuwi, alam na natin ang gagawin natin. Gawa lang para tayo ng salaysay. Iatis natin yung ID natin, number natin, ipapasa na natin kay Pangulo. Ibibigay naman ni Pangulo doon sa kay MD, no? Same deal, ibibigay niya kayo. Ibigay na, hindi na rin siya po na kayo. Kasi meron na page na pwede pag-send natin. Hindi na kailangan kay Tulco. Bakit? Bakit ko sinasabi? Punta mo kay Tulco, buong buhay ng OFW, buong mundo, nalalaman. Pero pa, kung sa amin yung nilapit, ang tawa, yung nilapitan ni Tulco, nilapitan ko din naman. Kung ano yung nilapitan ni Tulco doon sa OWA, yun din naman yung nilapitan namin. Ay, ano pang pala? Dito sa atin na. Hindi pa mabukin yung buhay ng tao. Ay, kung nirin yung OFW. Napanood sa YouTube. Nerepo. Pag-uwi nerepo, ay, yun yung OFW yung nerepo. So ngayon pa lang, ay, kaya nga, i-organize natin ang OFW, hindi dahil sa ayuda lamang. Ano po? Hindi dahil lamang sa quote na ayuda. Para matulungan natin yung mga kapwa natin OFW na active ngayon na tumutulong sa bansa. Nang dahil sa kanila, lumalaki ang income ng buong bansa. At yung income na yun, yun naman yung napupunta pagdating sa mga ayuda sa atin kasama. Ako na din. Kaya tulungan ko natin sila. Hindi lamang yung, ay, hindi ako sumali pa ka, ay, hindi ako sasali ka, wala naman palang ayuda. O, diba? Karamihan kasi yung thinking ng tao, pero hindi nila lang nakakatulong pa na kapag organize pa ang group ng bawat parang. Ako na din. Kaya, i-encourage ko kayo, after this meeting, after ko magsalita, pwede po kayo organize. Mag-election kayo, at tutulungan ko kayo kung paano i-raise ko
Basta makalala, maraming kumuna po sa inyo yung President President. Pero di ako makikin, anak. Siyempre sa inyo yan. Pwede niyo akong gawin advisor at nagtagal ito para at least i-advise ko ang mga lahat ng OFC, advisor ako. Ano po, maliban sa mga nila, advisor ako. Even yung municipal, advisor ako ng municipal. So, ako po ay isang OFW advocate at hindi po OFW. Ako lang po ay tumutulong sa mga OFW at nakasanayan ko na dahil nag-isaan ko ng trabaho ko tumulong pa. Kung nakita ko na kailangan ng OFW ng pagtulong, kailangan kong gawin. At hindi rin naman po ako kumiti ko. Ito ay ginagampanan ko lang base sa aking saloobin. So, nakita ko kasi na maganda tulungan ng OFW. Kumbaga yung knowledge ko, yung idea ko sa kayong yung effort ko, na kaya ko naman parang ito sa mga debate ng Minas. So, ang gagawin po natin, mag-organize po niyo yung grupo natin. And then, maraming programa ang pwede sa inyo sa pagdating sa grupo. Sino yung pwede member ng grupo ito? Dinadyawan, OFW Family Circle. I-release, pag na-organize ka na, nakuha na natin yung mga officers, i-release doon natin sa dole. Ako, sa dole. Wala ka ito problemahin. Ako na ang gagawa na ninyo, bibigyan ko na kayo ng sample na by dose, na kailangan, attendance, at lahat. Para at least, ano na nyo. Ipo-evento ko lang kung paano ko lang mag-organize sa website. Yung isang dinyog OFC namin, ang start gano'n naman sila, in-organize ko yun. Nagkaroon sila ng president, vice-president, secretary, treasurer, auditor. Okay, business manager. Ngayon, nung na-organize sila, nagkaroon sila ng registration, one-time registration ng 100 pesos. Atak! 100 pesos. Okay? Kasi yun muna ka, wala ka mag-react, wala ka mag-react. And then, nagkaroon sila ng butaw monthly ng 20 pesos. Yung iba, 100 pesos. Okay. Para sa inyong 100 pesos, registration as membership fee. Tama, sa isang tamahan. Yung isang taan na yun, iingatan yun ni Res. Tama. Ang ginagawa ng ano, binangko. Binangko nila. Binangko nila. Yung iba naman, yung lahat yung 100 pesos, inipon nila yon, nagkaroon sila ng 10,000 na membership. Ang ginawa nila, na kailangan sa akin ng pampigas, pura-pura ito mismo na kailangan sila ng pampigas sa 5,000, pinigyan nila 5,000, pero ipabalik din lang kapag may pera. Pero papatungan ng 5 piso. Dupo. So, naiipon. Sa akin na kailangan kasi kailangan ng pambili ng gasol. Five, wala. Hindi pa nga nalagano si asawa niya, hindi pa na nakapagpigan. Wala pang mag-help. So, pinahiraman ni OFC, Tres. Pinabukasan, binigay din lang, may patong na 5 piso, or piso, or dos, or tres. You know? So, yung 100 na ipon, hindi sa nagagagal. Ako, yan, ako gastos na. So, hanggang sa lumaki na lumaki yun, ginawa na binyog. Magot na mga 20,000 to 50,000 na yung pera niya. Tapos, ginawa nila, nagpa-training, nag-request sila ng training sa akin, na mag-training kami ng co-co-ways sa mga lahat ng paggawa ng mga training. Sabi niya. Kasi tinuruan namin, may pumulan kami 50,000. Pumulan ng 50,000. Tapos, yung butaw namin, nanumulit kasi na natin yung isang daang fees, 100 pesos per month na butaw. Dati kasi 20 pesos. Kanina ginagamit yung butaw. Yung butaw, kapag naipon, December, ibibigay mo sa'yo. Savings. Kapag nyo. So si butaw, hindi mawawala. Kung 20 lang ang ibibigay mong kalabuan, satisfied ako sa 240 pesos per, sa December na matatanggap mo. Kaya nga ginawa nila ang isang daan, kaya parang magkaroon sila ng 1,200 na pera pwede lang pang bili ng spaghetti. Kompleto yung alas na yun, di ba? Pag 1,200. Malaking bagay na yun, meron pa ng salad, meron pa ng...
So, sa 20 December, yung butaw nila binibigay sa kanya. Pero, yung butaw na yun, kung naiipon, nagagamit pa sa negosyo. Bukan niya? Yun yung sekreto ng binyog. At yan na yan ngayon ang ginagawa ng mga dilasag. Sa dilasag. Pwede ganyan. And then, mayroong programa kasi ang OWA. Okay, mamaya pa. May programa kasi ang OWA na livelihood. Nasa ang asosasyon na sa inyo, katulad nyo, ay magkakaroon ng programa ng 250,000 grant na pwede pandagdag kung sa inyong pagkakaroon. Kung meron kayong feasibility study na yung negosyo itatayo nyo dito sa Paramedy na Jawan ay papatok at tingita. At yun, pwede nyo pagsimulan as co-op. Pwede nga. Ano ninyo? Kaya. Pero kailangan, muna-muna nga sabi ko na dapat na registrate kayo. Nakalawa, dapat pero na kayo pinag-tag na treatment na ginagawa. Habang nawag na organize kayo, dapat mag-isip na kayo ng negosyo pwede. Na para sa Thank you.
away na ang kasunod. Pero bakit hindi sila umalis? Eh kasi kapag aalis ka sa grupo na to, nagawa ka ng kasulatan. Ako si Juan de la Cruz, pusang magpipili sa samahan ng OFC. At hindi na ako makikinabang sa mga arena-arena nito at ano pang task o pag-aari ng samahan. Dito, hindi ikaw ka, kapag tumitang samahan, wala ka na. Kaya kahit na nagmumura na sila doon ng mga manggapang, ay hindi sila pag-aawal, hindi na sila magbibigay. Bakit? Sayang yung 100,000. Lumaki ng lumaki, sumakabit lumaki, mga ilang araw palipas lumaki, mabot na 500,000. Mabot na 500,000 ng mini grocery na sila. Umabot ng 1 million. Dinutahan namin, that was 2000 before pandemic, 2019. Pinuntahan ko po sila sa bago. Sabi niya, sir, pag umabot ng 1.5 po, yung 1 million, pag-ati-hatihan na namin, at yung 500,000 masasimula ko po. Diba? Laki yung pakinabang. Sino pang bibitin sa samahan pag gano'n nangyayari? Kayo, napakaswerte nyo kung sakali, kayo ma-organize at nag-request kayo sa ROA 250, ay laki ng kaysa doon sa compare doon sa 50,000 nila pinupisahan. Ang hiling ko lang, magkaisa talaga. Bilangan. Wala kang ilusimin. Ang ano kasi ng isang asosasyon, lagi namin sinasabi, is positive money. Although mayroong negative, pero kaya naman niya doon, switch mo agad sa negative. Huwag mong isipin na si Ganiti Kurap, kasi meron akong liquidation na dati. Meron namang listahan pa natin. Ano? Kapag ang isang pera ay na wala sa listahan at binibilang at wala talaga, doon ka mag-isip. Pero kung nandun naman sa listahan at may binina naman, bakit ka mag-isip? Sana yung karit ko, yan yung isa sa mga maamin ninyo. Meron tayong migrant workers day. Yung migrant workers day natin, kasama ka sa mga ini-invite ka, sila yung pupunta. At yun ay may mga rapo-rapo na ginagawa. Even pagkakaroon na livelihood, pwede rin o kaya naman, paminsan, pag may kalangit sa atin, ang madalas na naangunan ng Bipale, may kalangit sa atin, nabibigyan ng mga unpang kawa. Kasi sila pala yung organize. Opo. Sabi Miss naman, di ba kung saka? No, sila lang yung nabibigyan ng unpak that time. Pero ngayon, nag-organize na lahat, nabay, marami na. Kaya yun yung asasasyon. Ano yung time? Sino yung pagiging member nito? Ang pagiging member nito, yung mga dati OFW, since 1944 po siya, pwede sa naging member nito. Even yung mga out, mga undocumented OFW, pwede yung maging member nito. At yung mga active OFW. Sino yung pwede mag-member sa kanila? Yung dependent. Sino yung dependent ng active OFW? Nanay, kapag single, asawa, kapag married, or kapatid, kapag single. Opo. Yan. Yun yung ano natin sa kanila. Yun yung magiging member nino. Ano po? Ano naman yung benefits ng pagiging member? Yan nga, asosasyon. Pangalawa, matulungan natin nyo. Papahan natin po ito po yung hindi naman lang pumunta pa sa Manila para magano ng reklamo. Pangatlo, lahat ng mga inactive OFW, alam nyo ba yung maranat? Maranis na. Di pa pag-aralis na iyo, kapag namatay ka sa ito yung mga kuha na benefits. Ngunit kung mag-anon, kasi kapag ikaw ay hindi mo ang dapat yun, yung saan ka lang nag-aral sa ruwa, may hindi ka usap ka na. Pag namatay ka lang. Huwag namatay ka. Makukuha ng benefits mo. Huwag namatay. Pero yun yung mga ano, at least mayroon security. Time. Ano yung mga
may pupunit para sa negosyo, individual. Sino ang nag-benefit ko sa Tanjawan? Alam niyo kung sila? Alam niya? May tapat mong quiz. Ginawag ko yan ang proposal. So, ang ginawa niya, nag-grab siya ng 2 million doon sa retirement program ng MAWA. Pinayaran niya. Ang tamang interest? 0.6% per month or 7% per annum. Wala pang 0.6% per month ang interest. Yun yung kaya siya nagtuloy-tuloy. Hanggang sa inulitan niya. Naging stepping stone niya yun para magamit yung 2 million na yun para kanya, elegant sa kanyang union. Pero kailangan ng member ng seminar. Kung gusto niyo. Basta siguraduhin niyo na kapag kayo ay pupunta, kaya niyo bayaran at kaya niyo palagulin yung dinuro. So kailangan talaga ng dinuro sa tayong dinuro. Kasi 2 million na yan. 102 million na yan. Sa mga active RW, meron tayong tinatawag na scholarship program. Ang scholarship program ng OWA, meron tayong KPSP. Yung KPSP, ito yung mga kahit na kanan. Ito yung mga kahit na $20,000. Ako po. 1 year pa lang ako nandito. Nakapaya ko sa ako nandito. Nako mo. Yun, very good. Ilang 20,000?
pwede tayo na ako. And then, yung balik pinas sa maling hanap ko program, one time na ako makukuha. Kapag ka nakakuha pa ngayon, at umalis ka, na-distress ko, hindi ka na makakuha pa. Kasi ang purpose ng balik pinas maling hanap ko program ay mag-forgood ka ng Pilipinas. Nasa yung sa Saudi. Kung sino yung mga dinding pa na matanggap 3 years ago, pwede po kayong pumunta sa mga ni ate. Punta kayo kay MDO at kay MDO. Basta may papel kayo ha, may papel. Ano yung mga kailangan nyo sa right side? Wala ko po sir, nag-ano po ako kay Ma'am Julan. Nag-alipasan na po ako ng mga document. 2019 ka rin? Opo. Kaya waiting na lang po ako ng... Waiting ka na rin. Very good. Okay naman na ako, balik din ang ganang. Mayroon mga distress natin. Meron din naman tayo isa pang programa ng NRCO. Ano yung NRCO, National Commission of Reintegration or Global Youth Reintegration? Sabi na ba? Ito naman yung mga undocumented worker. Yung mga undocumented worker yung mga narikon na iligal na napaalis. 3 years ago din. Na napaalis. Na problema. Ano? Makakapag-apply din sila pero 10,000 din po yun. 10,000. Makakapag-apply din sa OAMI. Kaya mag-delay din kayo. Okay? Pagdating naman dun sa rebates naman tayo. Yung OWA rebates program. Kapag ikaw po ay 10 years na naging OWA, hanggang po kay 2017. Pababa. Yung mga OWA natin noon, mga 19... Basta ang plan nag-cut off siya 2017, pababa. 2002 to 2017 or 2007 to 2017. 10 years. Magkakaroon sila ng OWA rebates. Ibig sabihin, halimbawa, ilang beses ka nagbigay ng OWA membership mo, yun yung makukuha mo. Kahit siya nakakuha na sila ng 20,000? Hindi na. Pag nakakuha ka na ng 20,000, hindi na. Pero kung hindi ka pa, yung mga hindi pa nakakakuha, na programa ng OWA. Gaya namin sir, kahit sa malaman. Hindi na. So, maliwari po ito sa rebates, ano? Kaya kasi, baka meron din dito sa dinadyawan daw na minaano nila. Pangatlo, yung mga nag-down third ang Jeddah, ang Saudi Arabia, from 2016 to 2019. Yung mga pinauwi noon, nag-stress na OWA nang galing doon, pwede po mag-apply ng assistant. Dito sa dinadyawan, marami na uwi. Galing na. Kahit nakakuha na sir, pwede ba mag-apply? Basta ho, kasali ka pa rin sa programa yun. I-try din natin. Kasi... Lago sila kasi lang sir, nakakuha eh. Hindi na po. Maraming pa daw hindi na makakuha. Maraming pa daw. So pwede gawin nyo, siguro isang ano, basta mag-usapan yung pag-usapan. Yung Thank you.
Ang ginagawa lang kasi ni Polo, pinupot-put niya yan. Kapag hindi ka sumunod doon sa
mga ilang ilang araw na pagbibigay nila ng tanim na nasa susurvey yung problema, ang mangyayari doon, tatanggalan sila. Matutulungan niya kasi pupukulin nila. Once na hindi nila ginampanan yung tungkulin nila, marami na ang mga recruitment agency dito sa Pilipinas at ibang bansa na hindi na tinanggap ng PUE. Ano? Kasi si PUE naman ang talipanggal yan. I-report naman ang award niya sa PUE. Asan siya? Paano kapag kaso ang pinag-usapan natin? Baka tanongin niyo pa, may kaso. At tulad ng isang kliyente namin sa Dulasar, siya ay isang tabi pa nagte-text din sa mga nag-order online. May bawal na lang naman sa bayon. Nag-order online, tapos yung delivery boy pumasok doon sa compound ng amo, sa pinagkatagawuan. Pumasok, pinagod yung ano, nakita ng amo, pinasuhan yung OFW, responding. At parang nangangalunyan na daw siya. So, nangyari ka, 3 months ngayon siya ngayon sa abroad. So, sana ang kaso, hindi na sa OWA, hindi na sa POA, sa DF. So, ang paalam ng DF, pero meron pa rin responsible ng OWA, yung mga sa ISA, yung mga. Ngayon, mga pangkakalala, mga kakalala ng DF. Sa Dilasa, ang kami namin sa OWA, tulungan namin ng mga OWA, sa distress, nasa siguro, hindi na mabilang na 173, na balik na OWA sa OWA. Thank you.
Kaibigan ko yung tip. Ang sinadjust ko sa linyo, ganito. Ilan kayo yung broma ko? Pwede po ito, 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 pwede po ito
ganito, nahuhulog ganito. Yung SSS. At kahit sub 60s, dapat pensyonado ka na. Dapat yung binamata. Yung pinayaman. Kung hindi pa tayo mahulog ganito, baka na lang ako. Yung sa akin, yung mga ito,
Tapos,